Yan, good morning po sa bawat isa sa atin bago po tayo umawit para po sa ating pananalangin ngayong umaga. Ay, tingnan po muna natin ang ating mga prayer requests. Yan. Okay po. Meron po tayong anim na prayer requests. Bali, yung kay Bishop po, sabay-sabay po nating ipapanalangin. Ito po ay request ng national, ano po, na sabay-sabay tayong mananalangin kay para sa ating Bishop, kay Obispo Nemi Martin, kasi po siya po ay kasalukuyan. Ano po, kasalukuyan po siyang nag-a-undergo ng kidney transplant. So, yung katagumpayan ng operasyon, yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon, iparana sa mga doktor na siya pong hahawak ngayon, ano po, kay Obispo sa kanila pong transplant. Kanina pong alas 7 pa ito nag-start. Hindi ko po alam kung alas 7 ay talaga eksakto na si Bishop po ay nag-a-undergo ng operation, ano po, for kidney transplant. Ang ipagpipray po natin sa kanya, mga kapatid, hindi lamang siya maging po yung kidney donor po, at saka na yung kalakasan, yung katagumpayan ng operasyon. Kung nabasa niyo po yung nasa GC natin, na yung kanya pong donor, silang dalawa, yung kalakasang physical, wala pong maging komplikasyon. Ito po ay maselan. Ano po? Maselan na operasyon kasi kidney transplant. Ano po? So, ipanalangin po natin ang ating obispo. Ito po ay sabay-sabay natin ipapanalangin mamaya. Doon po sa kay ito pong sumunod na prayer request natin kay Kuya Leo, maging maganda ang resulta ng isinagawang CT scan. Ang magpi-pray po dito ay ilan bang prayer request? Ang magpi-pray po dito ay ito pong sila pong kina-Ate Janet hanggang kay na Sara. Yung row na 'yan. Ano po, maging maganda po yung resulta ng isinasagawang kidney transplant, CT scan kay Kuya Leo. Ano po, tapos po kay Rhea, yan po, kay na Ate Minda. Yan, si Ate Rhea po ay mag-a-undergo din ng operation. Ano po, maging matagumpay ang gagawing operation at provision ng Diyos sa lahat ng pangailangan. Si Ate Rhea po ay mag-a-undergo din ng operation this coming Tuesday nga po ba? Tiyanita, Tuesday nga po ba? Sa Cavite po, si Ate Rhea. So, ang magpipray po dito ay yung row ni na Ate Minda hanggang likod po. Tapos po si Ate Janet, kalakasan at makayanan ng katawan ang pag-aasikaso at pagbabantay kay Sister Rhea. So, eto po, magpipray po dito etong si na Tiyanita hanggang doon po kay na Ate Lenlen. Then, Brother Jomel Nasaire, asawa po ni Ate Gloria, maranasan ng kagalingan dahil sa pananakit ng dibdib. Ano po, kagalingan para maranasan ng kagalingan dahil sa pananakit ng dibdib. Ang magpipray po dito ay yung pong huling yung pong pahuli. Then wala na ba? Wala na. Wala na. Kami pala kasama kaming magpipray doon sa ano, kay Ate Rhea, kaming mga nasa unahan. At si Ate Resi pala, wala, hindi ko pala nasabi. Yan, kagalingan mula sa sobrang pag-ubo. Kami po dito sa unahan at saka po doon sa nasa room. Sila po, tayo po magpipray. Sige po, awit po muna tayo ng isang awit. Tayo po muna tayo, pagkatapos po natin umawit, pwede po tayong umupo para ipanalangin ang mga prayer request. Then, pagkatapos po noon, sasabihin ko po yung time na tayo po magpipray para kay Bishop. Mga kapatid, kagaya ng sinasabi ng ating awit, patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Sa umagang ito, siya lamang ang mabigyan ng kapurihan. Patuloy nating kausapin ang Panginoon, siya lamang ang bigyan ng kaluwalhatian sa awitin natin. Kaya mga kapatid, ang buhay natin, patuloy nating ilaan sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Itataas kita.
Komportable kayo na manalangin na nakaupo doon po sa mga prayer requests na naka-assign sa bawat isa, ipanalangin po natin sa mga sandaling ito. Sa mga sandaling ito, ipanalangin po natin ang ating obispo, Nehemias Martin, na kasalukuyan po na nag-a-undergo ng kidney transplant. Ang Diyos po ang kumilos, ang katagumpayan, ipanalangin po natin mga kapatid.
aming Diyos sa aming mga kapatid. Naniniwala kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban ang mga kapatid namin na may mga karamdaman ay patuloy na ang kagalingan, ipararanas niyo po at patuloy na kayo po ang mag-provide ng lahat ng pangailangan. Lord, ang aming iglesia, kasama po ng buong IRM po, Panginoon, ay dumudulog sa iyo rin po, Panginoon, para sa katagumpayan ng operasyon ng amin pong Obispo Neme Martin po, Panginoon. Lord, nakalbabatid mo po, Panginoon, ang kanya pong kalagayan. Alam po namin, hindi madali. Ito po ay maselan na operasyon. Pero nagtitiwala kami sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Panginoon, kayo po ang may hawak ng buhay ng bawat isa sa amin, maging kay Obispo po, Panginoon. At nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong malaking magagawa po, Panginoon. Kiniklaim po namin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban aming Diyos, ang katagumpayan ng operasyon, maranasan ni Obispo at ang kalakasan, hindi lamang siya, maging po ang kanya po, Panginoon, donor po, Panginoon. Salamat, O Lord. Salamat sa gagawin mo. Salamat sa provision ng iyong pagkakaloob kay Obispo po, Panginoon, at sa kanya pong sambahayan. At even sa aming mga kapatid po, Panginoon, salamat, O Lord, sa provision, sa pagpapagaling na iyo pong gagawin sa aming mga kapatid na aming ipinanalangin sa mga sandaling ito. Purihin ka, aming Diyos, ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan, Jesus. Amen. Ngayon, mga kapatid, pwede po tayong tumayo at magpatuloy tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Patuloy nating pasalamatan sa buhay natin ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang itaas. Patuloy tayong umawit, mga kapatid. Hallelujah! Itataas kita. Sabihin natin sa Panginoon. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, o Panginoon, itataas. Naririnig mo ang pagpupuri ng bawat isa sa buhay ko, sa puso namin, O God, sa puso ko, itataas kita, sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko, sa Lord lahat ng pagpupuri. Hallelujah! Yeah! Praise the Lord! Sige nga, mga kapatid, pwede mo bang ganunin yung katabi mo? Sabihin mo, salamat at katabi kita ngayon. Okay po. So, maaari po daw tayong umupo daw po muna ng kaunti at medyo mahaba-haba yung naging awitan natin kanina. Pwede tayong magkwentuhan ng mga katabi natin, magpasalamat tayo kasi kasama natin ang ating mga kapatid ngayon. Kitang-kita naman po yung mga nagagwapuhan at nagpapogi ang mga ngiti. Yan. Hallelujah.
Huwag po kayong maniniwala na pwedeng magkwentuhan. Makinig po kayo sa akin. Hindi, dahil po tayo ay maagang nakakapagsimula at syempre may congregational prayer. So para po hindi tayo yung matagal na nakatayo, nagkakaroon po tayo ng interval para po sa ating announcements. Good morning! Wow! So, meron pa po dito sa unahan. Yung mga, wala na po tayong kukuhaning upuan dahil ang ibang upuan po ay nasa tuwi. Yan. Dahil kung, pero kung gusto nyo pang nakatayo, walang problema. Okay. Okay na. Wait lang daw po. Yan. So, madami-dami o dahil kakaunti ang upuan? Hindi. Pero ang bilang po ng upuan ay nasa 56. So, kung may mga ano, may mga nakatayo naman. Oh, tas nandito pa. Okay. Ariko. Yan, okay. Welcome po sa ating Sunday worship ngayong umaga at ito po ang ating mga announcement. Down. Yan. Para po sa ating family altar sa Monday, August 21, ang ating pong presider and opening prayer ay si Ma'am G. Ang speaker po ay si Pastor Nel. hindi ano yung font. Okay. So, ano yun? Nakapalo po sa ating 40 days challenge ay ang una, nagsimula po tayo ng ating 21 days of prayer and fasting ng August 5 hanggang 25. So, nakapaloob din po dito ang Nights of Fire. Yan, gawain po ito, nagaganapin ng August 23, 24, and 25. Wednesday, Thursday, and Friday. Ito po ay face-to-face sa oras na 6 p.m. Yan, so wala po tayong prayer meeting. Meron po tayo Nights of Fire ng Wednesday, Thursday, and Friday, 6 p.m. Dito po, face-to-face. Yan, para po sa 23, ang opening prayer po natin ay si Jack Blen, ang speaker po ay si Pastor. Para sa Thursday, ang opening prayer si Ate Iris, ang speaker po ay si Jack LV. At sa ating pong Friday, ang opening prayer po ang Mama Carol, ang speaker po ay si Pastor Nel. So, ayan po. Walang font. Yan. So, Saturday, ayan. Ang LAM team po ay nananawagan sa ating mga old and new members. Kasi po, ang ilan po sa ating mga miyembro ay nag-aaral na at ang schedule po nila ay may kasamang Sabado. Yan. So, nananawagan po kami ng LAM team kasi ang hirap naman po ang out kasi ng iba ay 7 p.m. pa ng Sabado. So, anong oras pa po kami noon kung kami ay 7 magpapractice? Anong oras kayo matatapos? Ang weekdays, masyado pong malayo para sa Sunday. Pwede po yung instrumentalist lang. Eh, yung song lead po, kailangan kasama din na nagpapractice. Si Mox po, Huwebes, may Friday at saka Sabado. Si Imi naman po ay Biyernes at saka Sabado. Basta ganun po ang schedule nila na Thursday, Friday, Saturday. Ang pinaka ano po ay Miyerkules, Martes. Ayun. So nananawagan po kami sa mga hindi medyo busy na old and new members ng LAM team. Okay. Para po sa cleaners natin next week, Almares, Baskugin, Bernardo, and Custodio family. Yan. Next Sunday po, naka-schedule sa ating Sunday worship ang Harvest Event. Nakapag-invite na po ba tayo ng ating P3? Yung aking nasa P3 ko, ang mama ang nag-invite. Welcome po kay Ate Lara. Yan, nakasama natin ngayong umaga. At saka po yung kasama ni Sister Minda. Okay, so next Sunday po, ang opening prayer po natin si Ate Lenlen. Offertory prayer si Ate Ella at speaker po ay si Pastor Nel. Yan, so sa mga prayer requests, kagaya po nung kanina, na i-flash po natin pag atin pong nagsesend kayo ng maaga. Pag late, baka hindi natin maisend kasi nilalagay pa po yun sa ating PowerPoint. Yan. So, nagpapasalamat po tayo sa Lord. Maaga tayong nakakapag-congregational prayer. At
napaganda pa pala yung may junior worship dahil maaaga po tayong umaten at maaaga tayo nakakapagsimula. So para po sa ating Tuwi Mission Savings, na on hand ko po ay nasa 14,400. At para po sa ating solicitation letter, ang collection date po ay naka-question mark, extended. hanggat may sobre, hanggat may sulat, extended po tayo. Okay, next. At magkakaroon din po tayo ng magahistuwi. Sa magahistuwi po, Sunday worship mamayang 2 p.m. Okay. Yan, so kahapon po, isang malakpak, malakas na balakpak po para sa ating Panginoon. Kahapon po, ang CE Department ay nagsagawa ng visitation sa mga nagdumalo ng BBS na mga bata at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maipag-pray ang kanilang mga pamilya. So, ayan po, yung mga batang kanilang pinuntahan. At maging ang ating pong Tuwi Church Building. Yeah, sementado na po siya. Ang kailangan na lang po natin is yung halige. Yan, halige. Okay. At happy birthday po! Wala pala si... Good morning, good morning, good morning. Wala po pala Ninang. Happy birthday po sa Ninang sa August 23. At si Ate Joy ngayon. Happy birthday! Mga kapatid, tayo po'y tumayo at magpupuri tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Ay, ready na po ba? Parang ano eh, kanina'y nabitin. Pero ngayon, itaas nga po natin ang ating mga kamay at inat-inat po tayo ng kaunti. Yan, yan. Hallelujah! Tunay nga na napakasayang magpuri sa Panginoon, nakasama ang bawat isa. Yung mga kasama po natin sa online, dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala dahil ang Panginoon patuloy na magbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Sabi po sa awit natin, umaawit, nagpupuri sa presensya ng ating Panginoon. Napakasaya pong magpuri sa presensya ng ating Panginoon kasama ang ating mga kapatid. Amen? Amen! Amen! Kaya naman, habang tayo po'y umaawit, magkamayan tayong lahat. Maging masaya tayo kasi kasama natin ang bawat isa. Opening prayer pa po pala. Ang hirap po, wala ko ng last Sunday eh. Wala ko ng last Sunday. Sige po, tayo po ay manalangin. Sino po ang ating opening prayer? Sige po, tayo muna ay saglit na manalangin. Yes, Lord God, hallelujah. Tunay Panginoon na naparito ang bawat sa amin upang sambahin ka, Panginoon. Upang ipakita, Panginoon, sa iyo ang aming pagpupuri at pagdakila, Panginoon, sa iyo, Lord. Sa umagang ito, wala kami ibang nais, Panginoon, kundi itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa patuloy na kabutihan mo sa bawat sa amin, Panginoon. Isang linggo lumipas sa aming mga buhay. Marami ang aming pinagkabalahan, Panginoon, at hindi ka, Panginoon, pumalya para kami pagpalain, Panginoon. Masustain yung aming lakas, Panginoon, para ma-accomplish, Panginoon, ang mga tasks namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala sa amin ng buhay, ng kalakasan, Panginoon, ng magandang kalusugan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa bawat problema namin pinagdaraanan, nandun ka para kami i-guide, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, nandito, Panginoon, ang presence ng bawat sa amin para sama-sama na ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, kung Panginoon ay ikaw ay masumpungan na marumi sa aming isip, sa aming salita, Panginoon, sa aming mga nagawa, Lord, kami ay lumuluhod sa iyong harapan, humihingi, Panginoon, ng iyong kapatawaran. Tunay, Panginoon, na sa aming mga buhay, Lord, may mga pagkakataon na ang kaaway ay aming napapabayaan na manguna sa aming mga sarili, Panginoon. Pero alam po namin na ikaw, na aming Ama, bilang aming taga-disiplina, Panginoon, hindi mo iaalaw ang bawat sa amin na magubad sa kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, for your conviction, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil andyan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu
upang kami po ay samahan, bigyan ng lakas upang paglabanan ang mga tukso, Panginoon, at pagkilos ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpaparana sa amin, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God. Aming dalangin, Panginoon, patuloy kang pumalagitna, sumama, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Patuloy na yung maranasan, Panginoon, ang iyong pangungusap. Ang iyong pangungusap habang kami umaawit ng pagsamba, Panginoon, sa iyo. Ang iyong pangungusap habang kami nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Magbukas ang aming mga isip, matuwid ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Yung matitigas na aming ulo, Panginoon, matuto na. Makinig at sumunod, Panginoon, sa iyo. Huwag, Panginoon, ang bawat sa amin ay maging complacent, Panginoon, na kami dadalo lang sa umagang ito. Nadadalo lang kami, oh, every Sunday, Panginoon, kundi bawat Sunday, Panginoon, taglayin namin yung pagpapalang gusto mong maranasan, Panginoon namin, hindi na sa araw na ito, kundi sa buong buhay, Panginoon namin. Malaya kang kumilos, Panginoon. Iyo ang buhay namin. Iyo ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. At ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay hindi para sa ganang sarili namin, kundi para sa iyong kapurihan, Panginoon. Ang gawat gagawin namin paglilingkod sa aming kapwa, sa aming pamilya, ay para sa iyo, Panginoon. Ang aming bawat gagawin trabaho ay para sa iyo, Panginoon. Ang aming gagawin pag-aaral ay para sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, ay gusto namin ibalik sa iyo, Lord God. Dahil yun ang disenyo, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, na ikaw ay sambahin, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, kumilos, Lord God, sa iyong taong kakasangkapanin, Panginoon, sa umagang ito upang magbigay ng iyong mabiyayang mensahe, Lord. Patuloy mong i-bless, Panginoon, pagpalain, Panginoon. At mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord God. Sa bawat paghahandog na aming gagawin, nawa mataas at maparangalan ka, Panginoon. At magtatapos ang programang ito, taglay namin ng pagpapala. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Enough para masustain ang mga panibagong araw na aming kakaharapin, Panginoon. Sapat para mapaglabanan ang lahat ng laban namin sa buhay, Lord God. Gamitin mo ang pagkakataong ito, Panginoon, para mapuno, Panginoon, ang aming mga buhay ng iyong presensya. Sa iyo namin binabaling ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen. Ito na ba? Tunay na, tunay na talaga. Magpupuri tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Sige mga kapatid, palakpakan natin ang Lord. Yan, sabi sa awit natin, si Yahweh ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Amen? Amen. Hari ng buhay natin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, habang tayo umaawit, magkamayan tayong lahat. Kamayan mo yung katabi mo, yung kasama mo ngayon. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil kasama mo siya ngayong umagang ito. Huwag kang mahiya, umalis ka dyan sa upuan mo. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Kanino? Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, tama yun! Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos! Amen! Hari ng mga hari, tapat kailanman, ano siya? Hindi nagbabago. Isigaw! Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Minsan pa! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Isigaw! Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh.
samba. Lahat sumigaw ng pagpupuri. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Ano? Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako sa pag-awit ng ito. Palang bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, sige, isigaw mo ang pangalan ng Panginoon. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, isa pa! Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Ano? Yahweh. Sino? Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh. Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh. Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh. Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Sabihin natin sa Panginoon, tapat kailanman, di ka nagbabago. Hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sabihin natin, si Yahweh ang, si Yahweh ang ating Diyos. Yahweh ang ating Diyos. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Yan, mga kapatid. Yung susunod nating aawitin, sabi doon, tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Diba? Itataas ang kamay, iwawagayway. So kung ano yung sinasabi ng awit, gawin natin para sa Panginoon. Kasi para sa Diyos ang ginagawa natin. Amen? Amen. Ibibigay natin yung best natin. Amen? Amen. Hindi ka usap na bigel. Amen? Woo! Ibalakpak ang mga kamay. Sumigaw at sumayaw para sa Panginoon. Woo! Amen! At tayo'y tumalon. Tayo'y sumigaw, hey! Tayo'y magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway. Pamasamang maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Isa pa, isa pa! Tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, hey! Tayo'y magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway. Samang maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw. Purihin pangalan niya, purihin pangalan niya. Araw-araw lang itang nadarama. Tumalon, tayo sumigaw, hey! Tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay,
tumayaw! Kita natin, tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Gawin natin para sa Panginoon! Tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Paano yung tumalon para sa Panginoon? Tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Paano yung sayaw para sa Panginoon? Tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Isa pa! Sabihin natin sa Panginoon! Tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Ang taas ng mga anak sa likod! Isa pa! Tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Tumalon! Tumalon, sumigaw, magpuri, at sumayaw. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos, ang hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago, kaya karapat dapat na bigyan ka namin ng pagpupuri. Hindi sayang, Panginoon, yung pagtalo namin, pag-awit namin, pagsayaw namin, dahil karapat dapat na ibigay yun sa'yo, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, sa aming awiting ito, nagpapaalala ito nung kung gaano kami kamahal, Panginoon. Marahil, Panginoon, ang bawat isa nakatayo ngayon, Panginoon, nagnanais na purihin ka ng buong puso. Kaya naman, Panginoon, gabayan mo kami sa pag-awit na ito. Yes, oh God. Bakit nga ba pinupuri? Oh, bakit nga ba? Yes, oh God. Oh, bakit nga ba? Amen. Opo, Panginoon. Bakit? Oh, minsan pa. Bakit nga ba, Panginoon? Oh, God. Bakit nga ba pinupuri kita? Pinupuri kita? Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba sinasamba ka? Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba pinaglilingkura? Oh, bakit pinasasala? Panginoon. Mahal kita, oh Diyos, wala na iba. Yes, oh God. Minsan pa sabihin natin tong mga awit na to. Bakit nga ba pinupuri kita? Pinupuri kita. Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba?
sa ikaw ay ikaw. Baby,
sandali, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay. At pag-asang tunay. At pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon. Sa bisig mo, Panginoon. Ngayon mga kapatid, banggitin natin ang mga awit na to. Sabihin natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon ang mensahe ng awit na ito. Naniniwala ako ng bawat isa ay may tanging panalangin. Kaya naman mga kapatid, patuloy nating awitan ang Panginoon. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Pagkat ikaw ang kailangan namin, Panginoon, samahan mo kami sa awit na ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aking buhay. Patuloy nating awitin. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Yes, oh God. Sa bisig mo, ako ay himla. Tamis ng iyong pag-ibig. Nadarama ay langit. Sa piling mo pa. Pagpapalit. Sabihin natin sa Panginoon, sa piling mo. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at samahan niyo po ako sa pagbasa sa ating teksto ngayong umaga. Nakasulat po sa aklat ng Unang Corinto, chapter 14, verses 24 to 26. Ganito po ang sinasabi, 1 Corinthians 14, 24 to 26, verse 24, ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at dumating doon ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan. Verse 25, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso, kaya't maniniklod siya, sasamba sa Diyos, at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Verse 26,
Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kaloob ng Diyos. May magsasalita sa iba't ibang wika at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyon, ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos, salamat nga po ng maraming sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo, O Lord God. Wala pong ibang dahilan upang sambahin, purihin ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagliligtas sa amin po, Panginoon. Salamat, O Lord God. At sa umagang ito, patuloy nawa na magpakahayag po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aaral. Ikaw nga po, Panginoon, na mabigyan namin ng kaluguran at patuloy na ang wisdom na nagmumula sa iyo, iparanas mo po sa iyong lingkod. Purihin ka po aming Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Yan, may mga upuan po dito sa harapan. Yung mga naka... Yan. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin at i-welcome po ang ating mga kasama ngayong umaga, si Kuya Keno. Yan. Si Ate Lara, kasama po natin ngayon, yung mami na po ng mga bata na kasama sa BBS at sa ating junior worship. Si Kuya Jerome at si Pastor. Pastor po siya. Ano po, si Pastor Jerome. Anak po ni ating minda ni Kuya Ruben. Nakasama po ang kanyang asawa, si Sister Janet. Hindi po alam kung kasama kanilang anak. Hindi po. Ano po. So, yan. Nandito po sila. At sila po ay sa Dubai, naka-base. So, yung family po nila. So, welcome po sa ating po sa church po. Ano po. So sa umagang ito, maraming salamat pong muli mga kapatid sa atin pong sa presensya ng bawat isa. At bago po tayo sa mensahe, gusto ko rin pong pasalamatan. Ano po, last week po ay nagkaroon na tayo ng graduation sa BBS sa Tuwi. Salamat pong muli sa mga kapatid na nakibahagi. Lahat po kayo ay kabahagi doon mga kapatid. Hindi lamang yung mga staff ng Vacation Bible School. Even po yung buong iglesia. Bagaman po nakaranas ng sobrang challenge. Ano po doon sa Vacation Bible School sa Tuwi dahil po yung panahon na yun ay sobra po. Sobra po talagang maulan, maputik sa daan. Actually, nakakatakot nga pong minsan pumunta sa daan. Ano po. Pero salamat sa Panginoon at na nagkaroon po tayo ng BBS doon. At mula po ngayong araw na ito, yung church na po, na pansamantala po na ating pinagawa doon ang magiging base ng ating pong pagsamba doon every Sunday ng hapon. So salamat po. At patuloy rin po kaming nagpapasalamat. Yan, kanina po, yung iba naabutan pa yung junior worship. Ano po, so nakita niyo po yung mga bata, nakakatuwa po na makita ang mga bata na sumasamba sa ating Panginoon. Ano po, ng tuwing Sunday ng alas 7 ng umaga. So salamat din po sa effort ng mga teacher, ng mga staff po, at sa inyo pong lahat. Dahil nga po kayo kabahagi sa pag-sponsor ng Vacation Bible School natin at sa pananalangin. So maraming salamat po. So sa umagang ito po, si Pastor po ay nasa Lumanyag, kaya po hindi po natin siya kasama ngayong araw. Patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at sa Sunday nga po ang ating at harvest event. Ano po, sa Sunday ang ating harvest event at kung papansinin po natin, ang ating pinag-aaralan ay about evangelism. Ano po, nung mga nakaraang Sunday and even ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin, ang ating pong tema ay Evangelism, a whole church activity. Ano po? Ang ipag-ebanghelyo po, ito ay gawain ng buong iglesia. Ang ipag-ebanghelyo, ito ay isang gawain. Ito ay gawain ng buong iglesia. Kaya nga po, ang nais po ng bawat isa, kami po bilang mga manggagawa, ang amin pong talagang pinag-pray, mag-involve tayo sa gawain ng pag-ebanghelyo. Ano po? So, kapag po merong good news, di po ba? Kapag tayo nakarinig ng isang good news, sigurado tayo sa isang napakagandang balita
Di po ba, ano po yung kaagad na magiging reaction ng bawat isa sa atin bukod sa tayo magiging masaya sa good news? Di ba gusto nating ibahagi yon? Gusto nating i-share sa mga tao yung magandang balita na meron tayo. For example, halimbawa, si Ate Marcel na-experience siya. For example, ako din na-experience yung pumasa ako sa LET, di po ba, nung kumuha ako ng exam. Sabi ko, parang ano, overwhelming yung kagalakan na nararamdaman. And grabe yung ano, yun, mga teacher diyan, ano po, talagang grabe yung kagalakan na nararamdaman mo. And gusto mo i-share yung kagalakan na nararanasan mo. Yun, simple things lang po yun, ano po. Pero mga kapatid, di po ba kapag halimbawa ang isang bagay, isang good news ay makakaapekto hindi lamang sa iyo kundi sa mga tao sa paligid mo or kahit sabihin na natin sa lahat ng tao, di ba napakasaya, napakaganda na ito ay ibalita mo at sa iyo magmula yung good news. Di po ba yung ikaw ang magbibigay ng good news sa mga tao, abay napakaganda, napakagandang gawain yon. Kaya lang, nakakalungkot minsan. Yung pinaka mahalaga, pinaka magandang balita na meron tayo, sometimes kinikimkim natin. Ano po, kinikimkim natin, sinasarili natin para bang ayaw nating i-share sa iba. Samantalang yung good news, di ba? Sabi natin, pag good news, talagang gustong-gusto nating malaman ng lahat ng tao. Pero kadalasan, sa mga mananampalataya, yung merong good news, yung good news na meron tayo, sometimes, kinikimkim lang natin. Sinasarili natin. Nasisiyahan na tayo na tayo lang yung nakakaalam ng good news na yon. Ano po? So, sa umagang ito, sabi nga po, evangelism, a whole church activity. Isa daw po, mga kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo aktibo sa pagbabahagi ng good news, ano po, ng ating pananampalataya, yun bang pakiramdam natin na minsan nag-iisa naman ako eh. Kahit gusto kong i-share, parang nag-iisa ako. Na shy type tayo, nahihiya. Ano po, hindi natin nararamdaman. Minsan, di naman ako sinusuportahan eh. Ba't laman kasi sina pastor, lagi na lang wala. Yan. Lagi na lang wala sa halip na yan, mga ganon. Hindi tayo sinusuportahan. Sometimes feeling natin hindi tayo nahihikayat o wala tayo, o hindi natin nararamdaman na maging bahagi ng pagsisikap ng grupo. Yung bang, halimbawa, ang IRM Church Balibago, hindi natin maramdaman na, ay, gusto kong makibahagi. Yan. Sometimes naman, gusto nating makibahagi, kaya lang, ang umiiral sa atin ay, Nahihiya ako. Ano po? So, ngayong umaga, bakit dapat na maging gawain ng buong iglesia ang pag-iebanghelyo? Bakit nga ba dapat na maging gawain ito ng iglesia? Sabi po, una, kasi po una, sa iglesia nakikita ng mga tao ang bunga ng pananampalataya. Sa iglesia po nakikita, sa church nakikita ng mga tao sa paligid natin yung bunga ng ating ng pananampalataya. Kapag nakikita ng mga tao sa ating kapaligiran na tayo ay mananampalataya at tunay nga na nakikita sa atin yung bunga, kahit hindi ka magsalita, nakikita nila na, ay, itong taong ito ay malapit sa Diyos. Yung mga sinasabi, malapit yan sa Diyos. Minsan, ayaw nating masabihan na banal tayo. Ay, nagbabanal-banalan, yung gano'n. Pero alam niyo po ba, ito po ay compliment sa isang mananampalataya. Minsan, ikinahihiya natin na masabihan tayo, kabanal naman na rin. Di ba? Kapag ka nagsishare or nagkakukwentuhan. Yan po ay madalas kong ma-experience nung ako ay nag-aaral sa BSU. Ay po, yung sa mga kaklase ko na sasabi, ayan naman si Mami naman eh, yan yung Mami kasi tawag nila, si Mami naman eh. Ayan na. Pagka si Mami ang nagsalita, hindi na kami kikibu niyan, sabi ng ganun. Kasi ano, sasabihin naman na ganyan, verse, sabi niya ganun. So minsan, o kaya sasabihin niya, ang ipapayo niya, alam mo na, sabi ng ganun. So sasabihin na kasi, ay, ayan. Pagka noon nga nag-compose po ng tula yung kaklase ko, binigyan niya ng isa kong kaklase, si Carlo Bayaborda. Sabi niya, nung gagraduate na kami, nung 2020, nag-compose po siya ng tula.
Number one to sa pangalan. Lahat kaming magkakaklase, binigyan niya ng ano, ng tula, isa-isang istansa. Nakalagay doon, kauna-unahan pa naman yung pangalan ko sa bawat ano daw, sa bawat activity, hindi maaaring, hindi mananalang. Yung mga ganon, yung mga ano, prayer. Ako daw yun, sabing ganon. Kilala sa ganon, sabing ganon. So sabi ko, it is a compliment. Hindi po, dahil, papuri sa Diyos. Kasi, nakikita nila ako sa ganoong kalagayan. Ano po, nakita nila ako sa ganoong kalagayan. Pero mga kapatid, tayo, sa iglesia nakikita, sabi, nakikita ng mga tao ang bunga ng pananampalataya. Sabi po sa John 13:35, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Bakit po nakikita sa iglesia ang bunga ng ating pananampalataya? Nakikita ng mga tao sa atin kung paano tayo nagmamahalan bilang isang iglesia. Di po ba? Nakikita ng mga tao, paano ka ba ka-concern? Hindi nga lang sa kapwa mo mananampalataya, even sa mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Nakikita ng mga tao, ang tanong nga po ay, nakikita ba sa ating church? Naniniwala po ako mga kapatid, yung concern ng bawat isa. Nakikita po sa atin yung pagmamahalan, ang pagmamahal una ng Panginoon na ipamumuhay ng bawat isa sa atin. Bakit po dapat na maging gawain ng buong iglesia? Kasi yung mga tao nakapaligid sa atin, alam niyo po, tinitingnan din yung church natin. Tinitingnan din yung mga tao nag-church dito. Natutuwa po kami kahapon dun sa mga ilan na nabisita po namin ng mga bata at sa kanilang mga magulang. Nagkaroon ng pagkakataon na maipanalangin sila. May mga parents na nagsabing, kaya nga po pinapayagan namin kasi alam naman namin ito ay para sa Diyos, ito ay para sa mga bata. At sila ay, gusto namin na matuto ng salita ng Diyos. Di po ba? Yung mga ganun ay talagang, nakakapagbigay ng kaligayahan sa atin na hindi sila pinagbabawalan. Kasi sabi na, wala pong masama sa ginagawa ninyo. At iyan naman po ay para din sa kabutihan ng aming mga anak. So, nakikita pala ng mga tao sa atin na paligid na yung tinuturo naman natin sa mga bata ay para sa kanila. So, mga kapatid, bilang tayo sa isang iglesia, nawa nga po makita ng mga tao ang bunga ng ating pananampalataya. Ano ba yung bunga ng ating pananampalataya? Lalo na pag nakita nila na nagbabago. Ano po? May pagbabago sa ating mga buhay. Yun po kasi ang pinaka magandang bunga ng pananampalataya. Aside from salvation na meron tayo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yan ang pinaka magandang bunga ng pananampalataya. Meron tayong salvation. Alam natin na may buhay na walang hanggan ang bawat isa sa atin. Ang isa pa po, yung ikaw, ako, unti-unti binabago ng Panginoon. At kapag nakita ng mga nakapaligid sa atin na talagang binabago tayo ng Panginoon, makikita nila, hindi nasasayang yung pagpunta natin sa church, hindi nasasayang yung sinasabi na tayo ay tunay na, na tayo ay mga mananampalataya. At yung buhay natin ay magiging magandang patotoo sa mga hindi sumasampalataya. Ano niyo po, mga kapatid, sa iglesia, nakikita man ng mga tao ang bunga ng pananampalataya. Sabi nga po, di po ba, sabi ni James ay, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Although hindi makapagliligtas ang mabuting gawa, pero bunga ng ating pananampalataya ay nakikita sa ating pagkilos, sa ating mga gawain. Paano po nila ito nakikita? Sa ating pag-uusap, sa tono ng boses, sa ekspresyon ng mukha. Kung paano tayo nakikinig, reaction kung may nagkasala sa atin at kung paano tayo tumugon kung may nangangailangan. Hindi nila nakikita ang puso natin, ngunit nakikita nila kung ano ang nanggagaling sa ating mga puso. Paano daw po ito nakikita? Kung tayo nag-uusap, tayo ba'y sigawan? Sa mga tahanan po ba natin, mga kapatid, nakikita ba ng ating mga nakapaligid sa atin na tayo tunay na pananampalataya? Makakapagpatotoo ba tayo anak ng Diyos? Sa atin palang tahanan, kung tayo ba'y mag-usap ay talagang dinig sa kabilang barangay kapag nag-uusap ang pamilya?
Ano po, okay lang yung tawanan eh. Ano po, pero kung nagsisigawan at nagbubulyawan, sabi nga po, ano po, ayan, sa tono ng ating boses, ayan, paano natin kinokontrol ang ating mga sarili? Sa ekspresyon ng ating mukha kapag may kausap tayo, ayan. Ano po, kung paano tayo nakikinig? Willing ba tayong makinig sa iba? Ayan. Kung may nagkasala sa atin, paano po tayo nagre-react? Nagre-retaliate po ba tayo? Ano po, pagka ako ginawa ng masama, hindi pwedeng hindi ako gagante. Ganun ba tayo? Hindi po yung gawain ng mga mananampalataya. Ano po? Yan. Kung paano tayo tumugon, kung may nangangailangan. Kapag may nangangailangan, nariyan tayo. Kung meron tayo, ay bukas ang palad natin na magbigay. Ano po? So, hindi nila po nakikita ang puso na, hindi nila makikita yung puso natin, pero nagmamanifest ito sa ating mga ginagawa, sa ating pagsasalita, sa ating pong mga pagtugon sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. Mga kapatid, sa iglesia, nakikita ng mga tao ang bunga ng pananampalataya. At bunga ng pananampalataya, bukod sa kaligtasan, yung binagong buhay ng Panginoon at patuloy na binabagong buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Meron pa po ang Diyos na binabago sa akin. Meron pang marahil na binabago sa bawat isa sa atin. Ano po, hindi pa po tapos ang Diyos. Pero ang maganda po doon, yung willingness natin na magpabago sa Panginoon. Sa biyaya lamang po niya. Yan. Pangalawa po, bakit po ang dapat na maging gawain ng buong iglesia ang pag-ibanghelyo? Kasi po, maririnig dito ang maraming patotoo ng kabutihan ng Diyos. Maririnig po sa church ang maraming patotoo ng kabutihan ng Diyos. Doon po sa binasa nating talata kanina. Sa verse 24, ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at dumating doon, ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan. Sa verse 25, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso, kaya't maniniklod siya, sasamba sa Diyos at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Mga kapatid, nakakatuwa po may mga nagsishare, yung every prayer meeting natin, ano po, every time na may mga pagkakataon sa mga M group natin, may mga nagsishare ng mga kabutihan ng Panginoon. At alam niyo po ba, marami pong mga mananampalataya. Maraming mga mananampalataya, maraming tao ang nakakilala, naging mananampalataya, una dahil nakapakinig sila ng mga testimony ng kabutihan ng Diyos. Ang una nilang nakapakinggan yung testimony ng kabutihan ng Diyos. At dahil doon, naging interesado silang makinig ng Word of God. Naging interesado silang pakinggan ang mga mensahe ng pagliligtas ng Panginoon dahil sa mga patotoo ng mga tao na nauna ng kabutihan ng Diyos. Alam niyo po ba yung ating mga sariling patotoo ng kabutihan ng Diyos ay nakakapag-encourage sa mga hindi mananampalataya para sila ay lumapit din, sumampalataya din sa Diyos na ating sinasamba. Napakahalaga po, wag po nating sarilinin yung mga patotoo na yan. Minsan po, hindi natin kayang mag-share ng Word of God. Minsan, parang wala tayong kakayahan na mag-share ng Word of God, ng mga verses sa Bible. Pero, may kakayahan tayong i-share yung patotoo na sarili nating buhay, kung paano na ang Diyos ay kumilos sa atin, kung paano na ang Diyos ay tumugon sa ating mga pangailangan, kung paano sa mga mahihirap na sitwasyon, nariyan ang Diyos at hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan kailanman. Mga kapatid, yung pong mga ganong bagay, pag nakita po, narinig na mga hindi mananampalataya, sila po ay mai-encourage. Sila po ay mai-encourage, magiging curious sila kung sino ba yung Diyos na sinasamba ng bawat isa sa atin. At yun yung pagkakataon na makakapagbahagi tayo kahit isang verse sa kanila para sila ay magkaroon din po ng salvation. Sabi nila, sabi nga po dito sa 1 Corinthians, malalaman nila ang mga lihim ng kanyang puso kaya't maniniklod siya, sasamba sa Diyos at tuloy sasabihin,
talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Di po ba? Yung sasabihin nila, talagang ang Diyos na sinasamba ng mga ito, totoong Diyos. Kasarap po nung ganung pakiramdam na nasasabihin ng mga tao, talagang ano, ang Diyos na sinasamba nila, totoo, buhay. Ano po, napakasarap na pa to. Gusto ko pong hingin yung permiso ng family po ni na Ate Glor, ni na Ate Minda. No, doon po sa mga nung nag-birthday si Ate Minda, natutuwa po doon sa mga sharing. Bakit ganito ang buhay ni na Ate Minda? Ang isa pong sekreto, lagi pong sinasabi nila doon, ang sekreto dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So at naipasa yon sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, yung pananampalataya na yon. At alam niyo po yung mga patotoo na yon sa kanilang family, hindi lang sa kanilang family, even sa bawat isa sa atin, sa mga pamilya natin, kung paanong kumikilos ang Diyos, napakagandang patotoo sa mga hindi mananampalataya. Yung napapupurihan ng Diyos dahil sa iyong pamilya, yung nabibigyan ng kalwalhatian ang Diyos dahil sa iyong mga patotoo na hindi ka naman mayaman, pero ang Diyos, grabe ang pagkilos na ginagawa sa iyong pamilya hanggang sa makita mo yung umaapaw na blessings, di po ba? Mga kapatid, hindi po lamang mga blessings na material, financial ang pwede nating ipatotoo. Kundi po yung mga challenges sa buhay natin na napagtagumpayan natin dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Di po ba? Yun po ay napakagandang patotoo upang ang mga tao na walang pagkakilala sa ating Panginoon, maniwala sila ang sinasamba natin, totoo, buhay na Diyos. Ito ay gawain ng iglesia. Bawat isa sa atin may patotoo. Bawat isa sa atin merong magandang ginagawa at merong ginagawa at gagawin pa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na pwede nating ibahagi sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Upang sila man po, mga kapatid, ay makakilala, magbalik loob sa Panginoon, manampalataya sa Kanya. Yan. Sabi po, maraming tao ang nagbalik loob kay Kristo dahil sa taus-pusong patotoo ng isang mananampalataya. Kapag po marami ang tumatayo upang sabihin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila, ito ay may malaking epekto sa mga nakakapakinig. Ano po, halimbawa, sa ating pong M group, tayo po ay nagbubuo ng mga M group. For example, sa ating pong P3, na-invite natin sa church. Kapag po sila'y napasama sa isang grupo, sa inyong mga maliliit na grupo ay na-share ng bawat isa ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Di po ba yung inyong na-invite ay may encourage din? Masasabi niya, ay, napakabuti naman ng mga Diyos sa buhay ng mga ito. At siya man ay may encourage. Ano po? So, kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga. Yung mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay, yung mga nararanasan natin, mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, ibahagi natin sa iba. Ibahagi natin sa iba. Pero hindi lamang po yun. Tulad po na ating ginagawa, kahit po isang verse, ano po ay masaulo natin, kung hindi man natin masaulo, lagi nandyan yung Bible para maibahagi natin sa mga wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Yan. Una po, bakit nga po ba dapat na maging gawain ng buong iglesia ang pag-ebanghelyo? Dahil sa iglesia, nakikita ng mga tao ang bunga ng pananampalataya. Dahil maririnig dito ang maraming patotoo ng kabutihan ng Diyos. Pangatlo po, dahil sa relasyong ibinibigay ng mga kapatid sa pananampalataya. Sabi po sa Romans 12:10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Dahil sa relasyon na ibinibigay ng mga kapatid sa pananampalataya. Sa isang iglesia, for example, sa ating pong iglesia, sa ating church, ang IRM Balibago, yung turingan ba na pamilya, magkakapatid talaga, nagtutulungan, nagdadamayan, ano po, nagpapanalanginan, yan po yung isang relasyon na minsan, sabi nga po nung iba, may mga napapakinggan nga po akong ang kanilang pamilya, nakahanap ng pangalawang pamilya sa church. Di po ba? Dahil dun sa relationship na nabubuo bilang magkakapatid.
ano po, sabi po, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Nasabi nga ng iba, higit pa nga sa ano eh, higit pa sa magkapatid, ang turingan ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Nariyan sa time na kailangan mo, hindi ka pinababayaan, hindi ka iniiwan. May mga, at yan po ay nararanasan at naway maranasan po ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon na kapag na-invite natin sila, maramdaman nila na sila ay belong, na sila ay hindi lamang natin basta in-invite, kundi maramdaman nila talaga na sila ay welcome, sila ay iparamdam ng pagmamahal natin bilang tayo ay kapatid sa pananampalataya. Ano po? Sabi nga po ay sa iglesia, lumalalim yung mga relasyon ng pagkakapatiran. Ano po? So mga kapatid, sa iglesia nararanasan natin. At alam ko po, sabi nga lang, lalo na kami mga workers, kapag kami ay napunta sa mga churches, talagang ano, mararanasan mo, ang dami mong pamilya, ang dami mong nanay, ang dami mong tatay, ang dami mga kapatid. Di po ba? Nawa, ang bawat isa sa atin, ganun din po yung nararamdaman na pag pumupunta tayo sa ating church, nararanasan natin yung pagmamahal, concern ng isa't isa. Kasi pag po yan nakita ng mga hindi mananampalataya, malaki pong bagay para po sila ay ma-encourage po na sila po ay manampalataya din sa ating Panginoon. Ano po? At yung pong last, kasi po lahat tayo ay may iba't ibang kalakasan at kahinaan. Lahat po tayo may iba't ibang kalakasan at kahinaan. Sabi po sa 1 Corinthians 12:28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling sa mga may sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Lahat po tayo may iba't ibang kalakasan at kahinaan. Iba yung strength ko, iba ang strength ni Mama Carol, iba ang strength ni Kuya Ime, iba ang strength natin. Pero lahat tayo, meron ding mga weaknesses. Ano po, sa isang iglesia, tulad po ng pinag-aaralan natin sa family altar, meron tayong mga gifts. Di po ba every Monday sa pag-aaral natin, merong iba't ibang gifts na ipinagkaloob ang mga, sa para sa mga mananampalataya. Hindi lahat ay nasa isang tao. Ano po, hindi naman pwedeng ang isang mananampalataya ay walang-wala na gifts, kundi po lahat tayo ay pinagkalooban ng special na kaloob. Ano po, pero dahil yung isa ay wala, for example, ako, hindi ako pwedeng magpaawit kasi wala naman talaga akong talento sa pagpapaawit. Baka pag ako yung nagpaawit dito, tumalikod na lang kayong lahat, di ba? Hindi talaga, di ba? Ibig sabihin ko, hindi talaga ako pwedeng magpaawit. Kasi hindi ko yun forte. Pero si Ate Marcel, yun yung talagang ano niya, forte niya. Ito yun yung ministry, yun yung gift na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Di po ba? Yung iba sa atin ay hindi pwedeng magturo. Pero yung iba naman ay talaga namang napakahusay pagdating sa pagtuturo. Ang isang iglesia na buo, ano po? Na po binubuo ng iba't ibang mga tao, iba't ibang kaloob na mayroon tayo para gamitin, para maipahayag ang salita ng Panginoon. Paano kung lahat tayo ay marunong lang magpaawit? Wala namang marunong mag-share ng salita ng Diyos. O, di ba? Kaya nga po, binigyan tayo ng iba't ibang kaloob. Ano po, sabi nga po dun sa talata kanian, sa talatang ating, dun po sa 1 Corinthians 14:26, babasahin ko na lang po. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kaloob ng Diyos, kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Sa ikauunlad ng iglesia. Kaya po tayo ay pinagkalooban ng iba't ibang kaloob para sa ikauunlad ng church, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. At yung mga talento, mga gifts na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, gamitin natin para maipahayag ang salita ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga music, kung hindi ka man nakakapag-share ng salita ng Diyos, for example, sa mga estudyante,
ano yung naririnig ng mga kaklase mo na mga songs na pinapakinggan mo sa school? Sa pamamagitan ba ng iyong mga kanta na naka-save dyan sa iyong mga cellphone, nakikita nila na ikaw ay mananampalataya? Di po ba yung mga simpleng ganong bagay lang? Or nakikita nila ko ang mga kanta mo ay grabe. May kina Lady Gaga, kina, di ba? Ano makikita? Kung, pero kung nakikita po ng mga kaklase mo, naririnig ng mga kanta sa iyong cellphone, ay mga awitin ng pagpupuri sa Panginoon. Di po ba, minsan nakaka-encourage yung mga lyrics ng awitin at sila man ay mabibless. Ano po, doon sa mga awitin, yung mga simpleng ganon na mga bagay po, mga kapatid, nakakapagpahayag tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. Di po, simple, pero doon sa mga bagay na yun, pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. So mga kapatid, sabi po dito ay ano po, bilang tayo ay mga mananampalataya, lahat tayo may iba't ibang kalakasan, meron tayong iba't ibang kahinaan. Yung kalakasan ko, maaaring kahinaan ng iba. Yung kahinaan ninyo, yung kahinaan ko, maaaring kalakasan ninyo. Pero ang mahalaga, nagtutuwang-tuwang tayo, nagtutulong-tulong tayo upang yung kalakasan, kahinaan natin, di po ba? Eh, pagka po nag-join force tayo, ano po, sa biyaya ng Panginoon, mapagtatagumpayan lahat ng kahinaan ng church at makikita ng mga tao na kapaligid sa atin yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng iglesyang ito. Makakapagpatotoo po tayo, mga kapatid, evangelism, ito po'y trabaho, hindi lamang po ng pastor, hindi po lamang ng mga ng diakonesa, hindi lamang ng local church council, kundi ng bawat isa sa atin. Sa iba't ibang kaparaanan, sa buhay natin, sa mga patutuo natin, sa buhay natin, ano po, ay talaga naman pong dapat na maibahagi natin yung salita ng Diyos. Sabi po, bawat isa sa atin ay may mga katangian at likas na talino na makipag-ugnayan sa ibang mga tao. Dahil mayroon tayong iba't ibang kakayahan mula kay Kristo, makakagawa tayo ng mga koneksyon sa iba't ibang uri ng mga tao na magiging daan upang madala sila sa pagkakilala kay Kristo. Bawat isa sa atin may mga katangian, likas na talino na makipag-ugnayan sa ibang mga tao. Mayroon tayong iba't ibang kakayahan mula sa ating Panginoon. Makakagawa po tayo ng koneksyon. Ano po? Makakagawa tayo ng koneksyon sa mga estudyante, sa kanyang mga kaklase. May connection na tayo niyan sa mga nagtatrabaho sa ating mga, sa workplace natin. Di po ba? Magkakaroon tayo ng connection sa ibang mga tao at sa pamamagitan ng kung anong meron tayong kalakasan, pwede nating maibahagi ang salita ng ating Panginoon para sa kanila. Sabi ko nga po kanina, napakaganda ng balita ng kaligtasan. Napakaganda ng balita ng kaligtasan na meron ang bawat isa sa atin. Ito ay libre. Hindi tayo kailangang maggumastos ng napakalaki para ibahagi lang yung magandang balita na ito. Ano po? Meron tayo ang bawat isa na kumilala sa ating Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Meron tayong kaligtasan. Nasa atin ang magandang balitang ito. Pinaka magandang balita sa buong mundo. Di po ba? Dapat ibahagi natin sa iba. Dapat ibahagi natin sa iba. Ano po? Ibahagi natin sa iba, huwag po natin itong sarilinin. Huwag po natin sasarilinin. Meron po tayong mga pagkakataon na makapag-share ng Word of God. Sabi ko nga po kanina, sa iba't ibang kaparaanan. Sa pamamagitan ng buhay natin, yung buhay na patotoo natin, na nakikita ng mga tao na tayo ay talagang nakikita sa atin yung kabanalan, nakikita sa atin na talagang tayo nananampalataya sa Panginoon. Hindi nag-wave ang ating pananampalataya kahit anong circumstances na dumating sa ating buhay. Sabi nga doon sa ating mga pinag-aralan, mga nakaraang buwan, unwavering faith. Ano po? Unwavering strength. Diba? Unwavering hope. Nakikita ng mga tao sa atin, unwavering love.
ng ating Panginoon. Hindi po ba ang mga bagay na iyan napakagandang isbahagi sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon? At sa susunod na linggo, sa atin pong 40 days challenge, yan, meron po tayong mga ipinapanalangin, meron tayong P3 na ipinapanalangin natin. Mga kapatid, huwag po tayong ma-discourage kung hindi po natin sila ma-invite. Ano po, tayo po, ginawa natin yung effort natin. Ano po, ginagawa natin yung effort natin para po sila ay ma-invite, para po sila ay makakilala sa ating Panginoon. Pero kung dumating po yung point na hindi po talaga sila ma-invite, ako po personally, nagsabi na yung dalawa na wala sa Sunday. Yung Petri ko po, nagsabi na yung dalawa, wala daw sa Sunday, hindi makaka-uwi. Yung isa, paalis na daw siya, in-invite ko ngayon ay, sabi, busy. Tapos yung isa naman po ay hindi pa tumutugon kung nagko-confirm para sa Sunday. Pero sa kabila po, syempre, 'di ba, as a human, malungkot tayo na yung in-invite natin ay hindi talaga makakapunta. Pero pinanalangin natin 'yun sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahalang kumilos sa kanilang buhay, kung hindi ngayon, kung hindi sa Sunday, maaari sa mga susunod na linggo, maaari sa mga susunod na buwan. Hindi natin alam. Ano po, ang mahalaga, huwag tayong titigil sa pananalangin para ang mga taong ito ay makakilala sa ating Panginoon. So mga kapatid, huwag po tayong ma-discourage. Pero kung meron po tayong pagkakataon na talagang sila ay ma-invite, paisama natin dito sa Sunday, napakaganda pong pribilehyo upang sila po ay mabahagihan ng salita ng Diyos, upang makita nila, maranasan din nila ang nararanasan natin na kaligayahan ng kaugnayan natin sa ating Panginoon, na tayo ay may mga relasyon, personal na relasyon sa ating Panginoon. Yun po yung gusto nating maranasan nila. Isang buhay na malapit sa Panginoon, may personal na relasyon sa Kanya. Yun po ang ating maibabahagi sa kanila. Yun po yung good news na nais nating makaranasan ng mga taong ating ini-invite. Yan, sa ating pong challenge, binigyan tayo ng Diyos ng pribilehyong ibahagi ang Ebanghelyo. Yan, bawat isa po sa atin, binigyan ng Diyos ng privilege, bawat mananampalataya. Lahat tayo, gawain natin ito. Ang buong iglesia, ako at ikaw, kasama po dito. Sa task na ibinigay na ating Panginoon, di ba? Sabi sa Matthew 28, di ba? 19-20, sabi po doon na, humakayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Hindi po sinabi doon sa mga apostol lang, hindi sinabi doon kay Pedro lang, kay Juan, kundi sa lahat na mga mananampalataya. Kaya po gawain natin itong lahat. Sabi po dyan, handa ka na bang makibahagi upang sabihin ang magandang balita tungkol sa pagliligtas ni Kristo at ang kanyang pag-ibig sa iba? Yan. Sabi po, binigyan tayo ng privilege na maibahagi ang Ebanghelyo, ang pagliligtas ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon. Ang tanong po, handa ka na ba? Handa ka bang makibahagi upang sabihin ang magandang balita? Ano po, tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon upang ibahagi ang pag-ibig niya sa iba. Ito na po yung tamang panahon. Ito na po yung tamang panahon. Huwag na po tayong mag-atubili pa. Gawin po natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Baka po kasi dumating ang panahon na regrets natin ang ating pag-atubili. For example po, hindi natin kasi hawak ang buhay ng mga tao. Baka mamaya niyan, yung pinag-pipray natin. Mga kapatid, wala pong nakakaalam sa buhay ng mga tao. Di po ba? Walang nakakaalam. Ang Diyos lamang ang tanging may hawak ng buhay ng mga tao. Baka po mamaya, regrets natin, bakit hindi ko naibahagi sa Kanya ang mabuting balita? Dahil, bago pa natin maibahagi, bago pa tayo magkaroon ng lakas ng loob, nawala na siya sa mundo. Di po ba? Laking pagsisisi po yun sa bawat isa sa atin. Kaya po huwag na natin pong hayaan na dumating yung pagkakataon na yun sa ating buhay, na pagsisihan natin na hindi tayo naging matapang, hindi tayo nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang salita ng Diyos. Ngayon na po, ang tamang panahon, huwag na po tayong mag-atubili pa. Tayo po ay saglit po lang manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyo pong pagliligtas ay napakagandang balita
sa bawat isa sa amin. Naranasan po namin, Panginoon, ang magandang balitang ito. At patuloy naming nararanasan, Panginoon, ang iyong mga biyaya, kaakibat na magandang balitang ito ng iyong pagliligtas sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hiling po namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, ng boldness na maipahayag ang iyong mga salita, ang magandang balita para sa mga taong mahal namin, para sa mga taong nakapaligid sa amin, sa amin po mga kaibigan, sa amin mga katrabaho, O Lord God. Maranasan nawa namin, Panginoon, ang iyong pagkilos. Alam po naman namin, Panginoon, na kung sa aming sarili, Panginoon, wala kaming kakayahan, pero salamat sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na ipinagkakatiwala mo sa amin. Nawa po, O Lord God, huwag po namin sayangin ang mga pag-opportunity, ang mga privilege na ibinibigay mo sa amin upang makapag-share ng magandang balita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Purihin ka po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sabay ng pagsama, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagbalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain. Kasabay tayo po ay manalangin para sa mga ikapotantog. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa bawat isa na nakapaglaan ng oras para makapunta dito. Maraming salamat din po sa mabiyayang mensahe na aming napahanggan ngayon. Ngayon, sa Lord, sa oras pong ito, nasa harapan po namin ang mga ikapotantog. Lord, idinadalangin po namin ang mga ito. Sana po nakita niyo po sa bawat isa sa amin ang na tapat na nagbibigay ng ikapot handog na nararapat para sa inyo. Lord, inilalapit din po namin sa inyo ang mga may negosyo po. Lord, kayo po ang magpala sa negosyo ng bawat isa, palaguin niyo po ito. Gayun din po ang mga nagtatrabaho, ang ibayong pag-iingat at pagsama po sa kanila ang palagi nila nawang maranasan. Gayun din po sa mga naghahanap ng trabaho, bigyan niyo po sila ng trabahong hindi makapaglayo sa inyo. Lord, yun lang po ang amin sa manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, kung sino man po ang may pasasalamat ay inaanyayahan po sa una. Thank you.
Sige po mga kapatid, samahan niyo po kami sa pananalangin para sa pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Aming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, napakadakila mo, O Lord God. Salamat po sa pagbibigay ng panibagong taon sa buhay ni Ate Joy. Salamat po, Panginoon, sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa loob po, Panginoon, ng isang taong nakaraan, hindi mo po siya pinabayaan. Kayo po ang kumilo sa kanya at sa kanyang buong sambahayan po, Panginoon. Kaya ang kalakasan na nagmumula sa ipinaranas niyo po sa kanya, Panginoon, maraming salamat aming Diyos. At ngayon po, Panginoon, muli sa haharapin niyang taon, nagtitiwala, umaasa kami, Panginoon, sa iyong gagawin pa sa buhay ni Ate Joy. Salamat sa kanyang pagmiministeryo, sa kanyang pamilya, sa iglesyang ito po, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay. Tumatanaw kami, Panginoon, ang iba yung pagpapala, pagsama, pagkilos mo sa kanya at sa bawat miyembro ng kanyang pamilya, maranasan pa niya, O Lord God, lalo tigit ang espiritual na paglago pa, Panginoon, maranasan niya po ang mas malapit pang relasyon sa iyo. Sa isang taong na halalakari niya, Panginoon, samahan mo po siyang lagi, aming Diyos. Lord, ganun din po, Panginoon, sa Tianita, lubos po ang pasasalamat namin sa improvement sa kanya pong kalusugan, O Lord God. Salamat, O Lord, sa iyong biyaya sa kanya po, Panginoon. Marami pa pong mga kailangan po siyang gamutin sa kanya, na ipagamot po, Panginoon. Pero nagtitiwala kami, Panginoon, ikaw ang aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat na lubos na pinapasalamatan dahil kayo po yung nagpo-provide ng kanya pong mga pangangailangan, aming Diyos. At patuloy na magpo-provide pa, O Lord God, sa kanya pong mga kakailanganin pa, O God, maging sa mga tao na kinakasangkapan niyo po, Panginoon, para sa kanya po, Panginoon, sa mga gamot na kinakailangan pa niya, O Lord God. Salamat sa buhay nila, O Lord God, at patuloy nawa magpakahayag ka. Maging po kay Rhea, salamat, O Lord, na nagkaroon na po siya ng clearance, Panginoon. Salamat na naka-schedule na po ang kanyang operation. At maraming salamat po, Panginoon, sa provision na iyo pong pinagkakaloob upang ang kanyang operasyon ay maisagawa, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong mga pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid na ito, and even sa mga kapatid namin po, Panginoon, na nasa kanilang mga upuan. Inaalala rin po namin si Maylin, Panginoon. Salamat sa kanya pong, sa iyo pong pagkilos sa kanyang buhay. Salamat sa kanya pong, sa provision sa kanyang pangailangan, sa kanya pong pagkasisaryan, O Lord God. At maraming salamat din po dahil naayos na po nila mga papers na dapat ayusin sa munisipyo, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, karapat dapat ka lamang namin pasalamatan. Karapat dapat ka lamang namin itaas sa mga ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magsitayo. Awitin po natin ang Doxolalia. Luwalhatiin, papuri Maraming salamat po aming Ama sa pagsama mo sa aming pagsamba. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga kapatid po, Panginoon, na ngayon po ay kasama namin dito sa church, maging sa mga kapatid namin na kasama namin online. Salamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa po, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang isang linggo muli na amin pong lalakaran, aming Diyos. Lord, nalalaman niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Nalalaman niyo po ang pangailangan ng bawat isa po, Panginoon, lalo tigit sa nalalapit po, Panginoon, na pasukan. Next week po, Panginoon, Lord, we pray po, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat pamilya, kayo nawa ang magkaloob, mga gamit sa pang-eskwela po, Panginoon, even po, Panginoon, mga pang-tuition fees ng aming mga kapatid po, Panginoon, mga pang-araw-araw na gastusin sa eskwelahan, O Lord God. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang Diyos na magpo-provide
ng lahat ng pangailangan ng bawat pamilya aming Diyos. Ganun din po, Panginoon, inaalala po namin ang mga kapatid namin na nasa abroad. Salamat sa buhay nila, O Lord God. Patuloy nawa na maranasan nila po, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong biyaya, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at patuloy na makapagtrabaho sila, Panginoon, na naroon po ang taglay na kalakasan at pag-iingat mo, aming Diyos. Lubos din po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa aming mga naging panauhin ngayong araw na ito, kay Kuya Keno, kay Ate Lara, sa buong pamilya ni Pastor Jerome po, Panginoon. Salamat sa buhay nila, O Lord God, at patuloy na kayo nga po ang kumilos, lalo na po sa buhay ni na Pastor Jerome, sa kanila pong pagbabalik po, Panginoon, sa Dubai, sa kanilang, ang kanilang buong pamilya. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagsama, ang traveling mercy na nagmumula sa iyo, Panginoon, at sa kanilang pagbabalik doon, Panginoon. Patuloy mo silang samahan sa kanilang ministeryo na ginagampanan po, Panginoon, at sa kanilang pagtatrabaho doon, aming Diyos. Lord, maraming salamat sa iyo. At sa umagang ito, patuloy namin itinatagubilin sa iyo ang bawat pamilya namin, aming Diyos. Nawa po, patuloy na maghari sa bawat sambahayan namin ang iyong pag-ibig, ang pagkakaisa na nagmumula sa iyo, at ikaw nawa ang maging sentro ng bawat tahanan namin, aming Diyos. Lord, sa aming pong muling paghihiwa-hiwalay, pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa umagang ito, nawa po, Panginoon, ang iyong pagsama, ang pag-iingat, ang iyong mayaman po, Panginoong pagpapala, lagi ay maranasan ng bawat isa sa amin sa bawat araw ng aming buhay, at makapamuhay kami ayon sa nais mo, sa kabanalan na ninanais mo para sa bawat isa sa amin. Purihin ka po, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po, mga kapatid, sa mga sasama po sa tuwi, 12:30. 12:30 po tayo aalis. Eksaktong alas 12 po tayo aalis sa mga pupunta sa tuwi. So ngayon po, wala muna tayong Sunday school para po makapag-prepare ang mga sasama sa tuwi. Kung aking mamasta kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo, tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sugatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, magsasaya sa piling mo. Buhay ko lang
buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.